Sa wakas, ikakasal ka na kay JR. Ano ka ba? Huwag ka maingay dyan. Baka may makarinig eh. Invited ba ako dyan? Oo naman. Bridesmaid kaya kita. Greta? Okay ka lang ba? Siyempre po, Ninang. Tinutukoy ko yung tungkol sa kasal ni Audrey tsaka ni JR. Eh, alam naman natin na may pagtingin ka kay JR, di ba? Siyempre po, masakit. Ang plastiko naman ko sasabihin kung okay na okay sa akin, di ba? Pero, mahal po ni JR si Audrey eh. Wala na po akong magagawa. Lilipas din to. Eh, hindi mo hahadlangan. Hindi po. May gusto ba kayong sabihin sa akin, Ninang? Oh, Kapila. Ikaw, Dolores, wala ka ba makulang na hanap sa iyo? Uwi na, gabi na, oh. Ka-Audrey, tulog maaga, tulog na. Kasi bukas marami pa gagawa dito, ha? Tulog maaga. Papa, titimplahan ko pa po ng gata si Baby Robert. Sigurado mo, ha? Na yun ang kakawa mo. Baka gaya noon, mawawala ka, tatakas ka. Uusap ka lang sa JR. Hindi ko naman po gagawin yun, Papa. Uwi na. Greta, kasi gusto ko sana itanong sa'yo eh. Pero pwede mo sa akin sabihin ng totoo, promise, hindi ako magagalit. Talaga bang hindi ikaw ang nagpadala ng bulaklak kay Audrey? Yun lang, promise po. Hindi po talaga ako. Bakit ko naman gagawin yon? Tapos ano, babalik ako dito, makikitira ako sa inyo? Magkatanga ko naman, di ba? Alam mo, Greta, noon nag-aalangan ako na magkatuluyan si JR tsaka si Audrey eh. Kasi nag-aalala ako sa mararamdaman ni Dave. Pero ngayon, nawala na si Dave, okay na ako. Lalo na kung si Audrey ang magpapasaya sa anak ko. Greta, sana ganun din ang maramdaman mo. Siyempre po niya. Basta masaya si JR, masaya na rin po ako. Saan dito? Hello? Hello, dito ba nakatala si Mr. Dave Garcia? Opo, sino po sila? Tiga MWSS, ho. Inaayos po namin yung mga sirang metro sa area ninyo. Nandyan ho ba siya? Wala na po eh. Patay na ho. Yung lola at nanay na lang po nakatira dito. Ganun ho ba? Pwede ho ba malaman yung address nyo dyan? 78 Trombone, Symphony Gardens. Okay, sige. Salamat. Oh, hola. Sino yung kausap mo? Ma'am, taga MWSS po. Nagtatanong lang po kasi inaayos nila yung metro dito sa village natin. Sa ganitong oras ng gabi? Kilala ka na namin, Second Lieutenant David Martinez Garcia Jr. Ang tatay mo, Amerikano David Garcia Sr. Ang nanay mo, Ingrid, at ang lola mo ay si Elizabeth Martinez. Tama na! Nakatira kayo! 78 Trombone Street, Symphony Gardens. Lugar mo mayayaman yun, di ba? Garcia. Makadalaw nga sa kanila. Saan pa ba?
Papayahan mo sila, wala silang kinalaman dito! Papayahan mo sila! Anak, ano ba klaseng kasalang plano nyo? Ang grande ba? Eh, pwede mo namang gawin yun kung gusto mo eh. Ah, hindi na eh. Kailangan po tahimik ang kasalamin ni Audrey. Para hindi namang gugulong tatay niya. Kaya sa West muna kami magpapakasal. Ah, pwede rin yun. Pero alam mo, pag kasal na kayong dalawa, wala na magagawa yung walang yung ama ni Audrey. Oh, pagkatapos nun ha, dapat anak, magpakasal kayo sa simbahan. Hmm, sweet boy. Marami siya kilala mga pare. Di ba, big boy? Nakasama ko dyan, Tod. Saan mo na pili yan? Sa palengke? Sir. Bakit? Pinapatawag ako sa kampo. Emergency daw eh. Aalis ka na? Aalis mo na ako. Oo, sige. O, mag-iingat ka, ha? Hoy, mag-iingat ka! Hindi namay mo sila dahil sa katiga sa mulang ulo! Alam mo, hindi ako pumapatol basta-basta sa bihag ko eh. Pero, kakaiba ka. Inwisit mo ako at inuubos mo ang pasensya ko. Medring, bisitahin mo nga ang pamilya natin. Huwag! Huwag! Huwag siya kinalaman dito! Ayaw mo sila! Huwag! Nakikinig ka ba sa lahat! Gawin mo na yung pinaplano mo. Ang gusto ko sa kasal nila. Ramon, ngayon na ang tamang panahon. Sige na. Magkikita na kami ng kaibigan ko. Alam mo, pumayag ng Amerikana na magpakasal sa akin. Wow, buti naman po makakabalik na kayo ng Amerika. Alam mo, makakaalis na ako ng maayos. Alam ko kasi na magiging okay na kayo dito. Lalo na kapag natuloy yung kasal ninyo ni JR. Alam kong nasa mabuti kang kamay. Kayo na mga kapatid mo. Pinatawag kita, Garcia, dahil may natanggap kami report tungkol sa isang sundalong bihag ng mga rebelde. Sigurado kayo. Balak sana namin humingi ng permiso sa pamilya. Para ukayin yung labi at kunan ng DNA. Kaya lang, kanina lang, nakakuha kami ng anonymous call na sinasabi niya nakita daw ng dalawang mata niya. Si Dave Garcia. At sinabi rin niya yung location ng mga rebelde. Bok, malaking posibilidad na buhay si Dave. Buhay ang kapatid mo. Si Dave to, buhay ako! Mabuhay ako! Oh, anak! Anong ginagawa mo dito? Naiisip ko lang si Dave, ma. Alam mo, halika na. Pumasok na tayo sa loob at baka maha... Ingrid, kilala mo ba sila? Hindi, ma. Thank you.
Namin isasagawa ang rescue operation. Sir, alam ko, army operation po ito. Pero kapatid ko ang i-rescue niyo. Kaya sana, with your permission, sir, I would like to join the main effort. Okay, Garcia. I'll speak to your commanding officer. Salamat, sir. I don't have to tell you that this is a covert operation. Walang sino man dapat makalam nito maging ang pamilya mo. Sabi mo? Kailan? Eh, sino daw ang gumawa? Ako talaga? O sige. O sige, salamat, ha? Uy, ano ka ba, Marlene? Hyper na hyper ka. Eh, sino ba yung kausap mo? Na yung manager sa supermarket. Yung bahay daw nila, Ingrid, tinagtad ng bala. Ano? Ako, meron ba nasaktan? Eh, si Elizabeth daw, nabarel. Elizabeth? Mami, kamusta na ang mami? Ligtas ang mami mo. Tinanggal namin ang bullet fragment sa kanyang balikat. Maswerte siya at walang tinama ang vital organs. Pwede ko siyang makita. Nasa recovery room pa eh. Mamaya may konti, pwede. Salamat po. Thank you, Doc. Buti na lang po, walang masamang nangyari kay Ma'am Elizabeth. Anong wala? Binaril siya. Ula, muntik na siyang mamatay. May masamang nangyari sa mami at alam ko kung sino kumuha nito. Sandali! Sino ba itong tarong call dyan na? Susuguri mo ako sa sarili kong bahay? Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo pinagbabayaran ang ginawa mo sa mami ko! Anong ginawa ko? Wala akong ginagawa sa nanay mo! Umalis ka na dito! Pwede! O, ayan ang mga guard! Ayan! Ayan ang security guard! Ikulo niyo yung baliw na yan! Kulo niyo yan! Di ba tayo? Mas Marlene, ha? Talaga yan! Babayaran mo to! Nako! Babayaran mo to! Sige! Ikulo niyo yan! Kulo niyo yan! Kapal ng mukhaan itong babaeng to! Hindi ako may kasalanan, maniwala ko.
Ibang klase talaga yung Ingrid na yan. Baluhin mo ang lakas ng loob para sugurin ako dito sa pamamahay natin. Sinabi mo, kapal talaga ng pagbumukhaan babae niyan. Naku, mabuti lang ka mo, mabilis yung mga security. Dinampot kagad siya, dinala ng presinto. Ayun, mabuti naman yon. Para matikman niya kung paano ang pakiramdam ng preso. Buang siya. Ay, naku, inay. Talaga, ididimanda ko yung babaeng yun eh. Ididimanda ko ng trespassing tsaka ng physical injury. Nay, huwag mo na siya idimanda. Ano? Aba, anak, ilang beses niya na tayong sinusugod dito, ilang beses na tayong nasasaktan, tapos kakalimutan na naman natin lahat yun? Ula, bakit naman pinabayaan mong pumunta doon si Ingrid? Eh, ma'am, pinigilan ko naman talaga si Ma'am Ingrid eh. Pero sa inyo lang po sumusunod yun. Sabagay, hindi ko nga alam kung anong mangyayari kay Ingrid pag nawala ako. Ula, tawagan mo si Atty. Sandoval. Sabihin mong piyansahan niya si Ingrid ngayon din. Kailangang mailabas niya sa kulungan ng anak ko. Opo, ma'am. Eh, ayaw ko pala kayo ng gulo. Yun lang yun. Eh, yun nga yun eh. Di ba kaya nawiwili kasi lagi tayong nagpapasensya? Eh, kung yung nanay niya nga eh. Isang beses ko lang nasampal eh. Isang taon akong nakulong. Nay, intindihin mo na lang siya. Eh, syempre namatayin siya ng asawa at si Dave. Eh, anak, andun na ako eh. Kaya lang, tayo lagi yung naaapi. Tapos tayo na naman ang magpaparaya. Nay, Lola Gets, pakiusap lang. Para hindi na madagdagan ang mga problema ko. Bakit, anak? Ano bang problema mo? Basta, Nay, gawin niyo ito para sa akin. Si Elizabeth. Ano? Eh, kumusta na daw siya? Eh, ang alam ko, okay siya. Pero hindi pa rin alam ng mga polis kung sinong gumawa nito. Pero ito si Ingrid, pinagbintangan si nanay. Kaya yun, sumugod sa bahay kagabi. Ang ending ko, pinukulong ni nanay. Pero mabuti man kanina umaga, napiyansahan siya. Kawawa naman si Tita Ingrid. At ba ang daming masasamang nangyayari sa pamilya nila? Bago nito, may pumatay kay Tito Dave. Tapos si Dave. Pagkakasalang kita, Audrey. Kahit ilang beses. Mahal na mahal kita, Audrey. Mahal na mahal. Tandaan mo yun. Ha? Sige, kailangan ko nung alam mo, buti, walang trabaho si Stan ngayon, no? Tapos may magbabantay kay Baby Robert.
Bakit? Tita, dumaan kasi si JR dito kanina. Parang may iba lang sa kanya. May ibig sabihin. Parang matamlay, malungkot. Akala ko nga, gusto niya nang umurong sa kasalan. Magandang hapon sa inyo. May tawag ko kayo lahat dito para pag-usapan niyo yung main objective natin. Rescue natin si Dave Garcia sa Basilan. May dalawa tayong team. Alpha team, Velias, isecure mo kagad yung perimeter. Gusto ko kaliwa-kanan, secure kagad. Bigyan natin ang pagkakataon. Yung Bravo team, i-head ni Garcia. Pero hindi naman daw. Tsaka naniniwala naman akong mahal niya ako eh. Tsaka totoong gusto niya akong pakasalan. Kaya lang, siguro, pinoproblema lang niya yung ginawa ni Ma'am Ingrid sa nanay niya. Siguro nga. Ang gulo nga ng pamilya nila eh. Pero buti na lang yung problema sa atin. Malapit nang maging okay. Dahil nga kay JR, handa ka na ba sa ganung buhay, Audrey? Opo, tita. Kaya kong harapin ng kahit na ano. Basta kasama ko si JR. Audrey! Papa? Ano sasabi sa akin ng security guard? Kanina, pupunta dito ang JR, uusap-usap sa iyo, ha? Eh, Papa, sila din naman po yung may-ari ng supermarket. Hindi ko po mapipigil ang hindi siya pumunta dito. Meskina pa! Basta huwag ka uusap sa kanya! Hindi, kahit dito, tatamaan ka sa akin! Wait! Ikaw ah, pwede ba? Tigilan mo na nga yung pananakit mo sa anak mo. Tigil mo rin, Pakiki, alam mo, usap namin ito. Ayoko lang meron squatter, niligid-ligid dito sa anak ko. Hoy, ang kapal na mukha mong tawagin squatter ang anak ko, ha? Eh, di hamak naman na mas mayaman pa yung kaysa sa'yo. Hoy, kahit na kalahati pa pera sa bumundo inyo, squatter pa din kayo. Yagyaman nyo, akaw nyo sa Ingrid. Hindi ko gusto ang amoy nyo. Pasensya na, Audrey, ha? Pero kahit tatay mo yun, sabihin mo sa kanya, tumigil siya, ha? Kasi pag hindi niya tinikom yung bibig niya, dodoblihin ko pilay niya. Bilang ng tatlo. Isa! Bilip ka talaga ako sa tigas mo, bata. Dalawa! Turo mo na kasi!